Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Ano na po bang update dito sa dalawang low pressure area na ating binabantayan? Ano na ba yung pagbabago sa lokasyon nito? At alin po dito yung malaki po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo? Una sa lahat, magandang umaga, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para naman sa update tungkol sa ating mga low pressure area, no? Yung ating low pressure area na nandito sa silangang bahagi ng ating bansa, ito yung namataan sa layong 465 kilometers silangan ng Borongan City sa Eastern Samar. At sa kasalukuyan, ito yung ating sa pagbabantay nga natin ngayong magdamag. Kumpara kahapon, mas lumakas ang chance nito na mag-iitong, ang posibilidad dito na mag-iitong isang bagyo. At yung isa namang low pressure area natin kahapon, ito yung nag-dissipate na kahapon pa ng ikalawa ng hapon. At sa kaugnay po, no, ito pong binabantingan natin low pressure area. If ever po na mabuo nga yan sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical depression, ano-ano mga lugar po ba yun dapat pong manghanda? At maaari po bang ninyong sabihin sa ating mga viewers kung aling areas po dito yung direktang maapektuhan nito? Kung sakaling maging isang ganap na bagyo itong ating binabantayang low pressure area, inaasahan natin na posible itong tumawid dito sa Kabisayaan at lumabas naman dito sa Mindoro area. Kaya yan ang mga nabanggit na lugar ang posibleng direktang maapektuhan ng nasabing sama ng panahon. Ayan, again, para sa mga kababayan natin o mga residente ng Visayas, dito nga no, posibleng dumaan o direktang makaapekto itong binabantayan nating low pressure area if ever na ito ay mabuo sa pagiging isang ganap na bagyo. Kaya patuloy kayong tumutok at syempre iba yung paghahanda na ang inyong gawin. At para sa araw na ito, Mr. Mendoza, ano naman po ang nilalaman ng inyong forecast? Magiging maulan po ba ang malaking bahagi ng ating bansa? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na to, patuloy pa rin ang epekto ng ating intertropical convergence zone dito sa Mindanao. Samantalang yung ating naman low pressure area nakakaapekto ngayon dito sa Bicol region at sa silangang bahagi ng Kabisayaan at gitnang bahagi ng Kabisayaan. Kaya't ang mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin makakaapekto ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantalang ang nalalabing bahagi naman ng ating bansa, patuloy pa rin makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Naku, ayan, maraming areas pa rin na makakaranas sa mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Kaya naman kung wala po kayong importanteng lakad, magstay na lamang po sa bahay ngayong Sunday. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, bilang gabay naman sa sea travelers, kamusta po ang lagay ng ating mga karagatan lalo pa at meron ngang LPA at patuloy rin ang pag-iral nitong ITCZ? Wala tayong nakataas na gale warning sa anong bahagi ng bansa, subalit patuloy nating pinag-iingat ang ating mga mangingisda, lalo't higit itong nandito sa may Palawan area at dito sa nga sa Mindoro, sa silangang sa kanlurang Kabisayaan, gaya na rin dito sa buong karagatan ng Luzon, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang si condition natin, kaya pinag-iingat pa rin sila kung sakali mang sila ay maglalayag. Alright, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa binagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Yan po, nakasama po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa PAGASA Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larrosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!